Hi guys! Welcome to my channel! Another video tutorial na naman po ang aking isha-share today. Pero kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking i-upload. Kapos ka ba sa pera ngayon? Kulang ba ang iyong allowance dahil matagal pa ang iyong sahod? Don't worry guys, dahil sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo makakautang sa ating GCash app or kung paano ba natin i-convert sa cash ang inyong GCash G-Credit. So kung interesado po kayo sa videong ito, keep watching po, let's start the tutorial! So before po tayo mag-start, ito po yung mga kailangan natin. Dapat po meron na po tayo nito. So una, dapat may GCash app po tayo and may available credit limit po ang ating GCash G-Credit. And then pangalawa po, dapat po may Shopee app tayo. And then pangatlo po, dapat po activated na yung Shopee Pay natin. Nakapag-cash in na tayo before and nakakagamit na tayo ng Shopee Pay sa pagbili sa Shopee. And then last po, dapat po may registered bank account na tayong naka-enroll sa Shopee natin. So by the way po, kaya kailangan natin ng Shopee account kasi gagamitin natin yung Shopee para maging cash po yung GCash G-Credit natin. So ipapakita ko po yung GCash app ko, wala pong laman, 0 pesos. Ang may laman lang po is yung GCash G-Credit ko na 5,000 pesos. So, ito po yung i-convert natin sa cash gamit yung Shopee app natin. By the way po, pag ginamit po natin itong GCash G-Credit, may 5% interest po siya within 30 days. So, pag nanghiram po tayo sa GCash G-Credit, may interest na po na 5% pag binayaran natin. So, let's start po. Pumunta na po tayo sa Shopee app. So, makikita nyo po sa Shopee Pay ko, zero balance po siya. So, wala pong laman yung Shopee Pay ko. Ang next po natin gagawin, isahanap po tayo ng item na same amount ng gusto nyo pong hiramin sa GCash. So, for example, 500 pesos po yung gusto nyong hiramin sa GCash. So, hahanap po tayo ng item na worth 500 pesos plus yung shipping fee. And by the way, suggestion ko lang, in case kasi na hindi mag-work to, baka may bagong policy si Shopee, so mas maganda yung item na rin sana na gusto nyo na lang bilhin mismo. Para in case na hindi mag-work, yung item pa rin na gusto nyo ang mapupunta sa inyo. So, ang napili ko pong item is t-shirt ng anak ko. So, in case po na hindi siya mag-work, magagamit po ng anak ko yung item na yan, add cart nyo lang po yung napili nyong item and then buy now. And then sa payment method po, ang isi-select nyo po is payment center e-wallet. And then iselect nyo lang din po yung GCash. So once na-select nyo na po yung GCash, i-click nyo lang po yung confirm. And then makikita nyo po yung price ng item dyan, $3.99. And then shipping fee is $65. So $4.64 po lahat. Place order lang po natin. Click po natin yung pay para mapunta na po tayo sa GCash app natin. And then, ilogin po natin yung GCash account natin. And then, wait po natin yung text ni GCash para sa code. So, type po natin yung 6-digit na code sa GCash natin. After that, pag nalogin na po natin yung code natin, click po natin yung next. And then, login po natin yung 4-digit MPIN natin. And then, mapupunta na po tayo sa GCash app natin. Makikita natin sa balance ng GCash natin is 0. Tapos sa G-Credit, may available na 5K. I-select po natin yung G-Credit. Then, click po natin yung pay for 64 pesos. And then, mapaprocess na po yung order natin sa Shopee. Yan, order is successful na daw po. And then, punta po tayo agad-agad sa ating orders. So, click po natin yung my purchase para mapunta po tayo sa orders natin. And then, makikita po natin sa to ship. So, i-cancel po natin agad yung order. Cancel order. Huwag nyo na po kayong patagal-tagal. Cancel na po agad kasi para hindi pa na-confirm ni seller yung items. So, once na-cancel na po natin yung order natin, balik po tayo sa e-wallet natin or sa Shopee Pay natin. Makikita po natin doon yung
na-refund sa atin na 464. So, na-refund po agad yung in-order natin. So, ayan na po yung 464. So, later po, i-discuss ko rin sa inyo paano natin siya i-encash. So, balik po tayo sa GCash app ko. So, makikita po natin sa GCash G-Credit ko, 4536 na lang po yung laman. Nabawasan na po siya ng 464. So, napunta na po siya sa Shopee Pay ko yung 464. And then, i-click lang natin yung Shopee Pay para ma-withdraw na po natin yung 464. And then, i-click po natin yung withdrawal. So, after that, i-select natin kung saan ang bank account po natin ipapa-deposit yung we-withdraw natin 464. And then, click po natin yung next. After that, may lalabas ulit na confirmation. I-click lang po natin yung confirm. Then, i-verify lang natin siya. So, sa akin, may identity verify pa siya ng fingerprint. And then, after that, may notification na na successful na yung pag-withdraw natin. So, ang process daw po ng pag-withdraw is 1 to 2 working days. So, after 1 to 2 working days, nasa ATM na po natin yung 464. So, check po natin ulit yung Shopee Pay natin. Wala na po siyang laman. 0 pesos na po siya. By the way, wala pang 24 hours, pumasok na po sa ATM ko yung 464 pesos na winidraw natin sa Shopee Pay. And paano naman po kung babayaran na natin yung inutang natin sa GCash? So ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin babayaran yung inutang natin sa GCash G-Credit. Login lang po natin yung GCash account natin and make sure po may laman na po yung GCash app natin. So, kung magkano po yung babayaran natin sa GCash G-Credit, dapat same amount or more than po nun yung laman ng GCash account natin. Kasi dyan po ibabawas yung bayad natin sa GCash G-Credit. So, once na login na po natin, click lang po natin yung credit. Once na-click na po natin yung credit, mapupunta po tayo sa credit limit natin sa GCash G-Credit. And then, click po natin yung available credit limit. And then, makikita na po natin yung billing nung sa GCash G-Credit. So, ang cut-off po is 17. So, nakalagay po dyan, ang amount na inutang is 464. Ang interest po is 3.09. By the way, wala pa siyang 5% kasi hindi siya umabot ng 30 days. So, pag inabot ng 30 days yung loan mo, saka lang siya magkakaroon ng 5%. So, less than 5% yung pinatong nilang interest. So, ang total amount due ko is 467.07. So, para bayaran po yon, kailangan po i-click yung Pay G-Credit. And, mababawas na po yan sa GCash balance natin. So, make sure may laman po yung GCash balance natin kasi dun po ikakaltas yung bayad natin sa GCash G-Credit. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. Thank you po for watching. Please subscribe po sa aking channel. Thank you. Bye-bye.